Good morning mga kalapatids. Ngayon nandito tayo sa Banban Tarlac para mag-lop visit kay Sir Glenn Cuha. Ayun nga po siya. Mamaya punta tayo doon sa lop. Mga kalapatid, sakit tayo sa loob ni Sir Glenn Cuha. Tingnan natin mga magaganda niyang ibon. Bali, ang loob niya nga po ay dalawang patong. May first floor at second floor. Ayan po. Bali, ito nga po yung grotto nung Bamba, no? Diyan po banda. Ito po ang loob niya. Kahoy po pala sa loob to. Ayan po, napakalaki po ng loob niya. North section. Bali, north section po ito, sir. Ano pong mga club ito, mga concert? Bali, yung club nito, sir, yung TUBF, pero nag-cancel na sila ng north. Tapos, SFU. Ah, okay, sir. Yung po yung SFU, bali, winter po, no? Opo, winter. Tsaka yung summer na combine na yung rin. Okay. Bali, ito po yung north section niya. Bali, ito po yung south. Tingnan po natin. Ayan po. Dami din po pala. Ayan po yung mga south niya. Nakapediking na po siya. Ayan po mga kalapatid. Tapos may ibiyaki nga po siya dito. Ito pong ibiyaki niya. Ayan mga kalapatid. Sir, bali pag nagko-code po kayo, saan nyo po kinukuha? Yes, sir. Ito po pala yung pasukan niya, ito. Kinukuha niya. Naka-super trap pa rin siya na, sir? Okay. Ayan, naka-super trap pa rin po pala. Kala ko dito niya na po kinukuha. Tapos sinasarado ko ito. Para yung mga late tumuwi, sir. Ah, okay, yun po. Dumadalaw ng mga kalawati. Yung po pala, yung mga late, nandito lang po magkikita nila mga kalapatid. Bali, naka ex machina style nga po siya. Ayun. Sir, anong bloodline nitong ibon mong may kwan? Ayan o. Bali, ano yan sir? Line nung DDBDB ni Sir Jonathan. Jonathan, kaya. Pero yung mismong magulang yan, galing dun sa kaibigan, kay Mark Duenas Capiral. Ah, okay. May mga ganyan nga yung mga kwan niya, sir. Mga didi niya. Judsi po yung mga yun, di ba? Yes, sir. Bali, sir, anong mga club to mga ilalakaw mo ngayon? Bali, yung mga young board niya, sir, ano, TUPF sila. Tsaka, combine nung, meron kami palaro dito, BHA, South Race. Tapos yung mga tumapos natin ng mga alin, mga nakaraan nyo. Na-cancel, ilalaro ko ulit. Eh mga kalapatid, bali sir, si Sir Glenn Cuha po is multiple winner po yan. At pumarty din po siya o nag-place din po siya sa Battle of the Champion. Ang tinatawag ng BOTC. Doon po, pag di ka nag-champion, di ka makakalaro. Bali sir, ano pong place mo doon sa Battle of the Champion na last? 7th overall. 7th overall. Nandiyan pa ba yung ibon sir? Pwede po makita. Sige, makikita po natin mamaya. Ah, ito po yung mga ibon niya. Mga kalapatid, bali, ito nga po yung flyer. Ngayon pupunta po tayo dun sa breeding pen para makita po natin yung mga malulupit niya, mga breeder. Ayan mga kalapatid, so ito po, may white po siya, oh. Sir, ano pong line ng white mong ito? Your white, oh. Ano siya, sir? Yung mother niyan is yung mga William ng ni Toy. Kuya Renz. Ah, kala ko. Oh. Tapos yung tatay niya po is Arden ni Sir Chris Candig. Nabili nung kaibigan. Tinry niya ilipad dito. Sir, anong size ng lock mo? Napakalaki po yata. Bali, yung per kwarto niya, sir, ano, 6x8. Tapos yung aviary niya is 4x8. Ang laki po, no? O, taka, sir, tignan po natin yung mga kwan. Ito po yung ibon niyo.
Bali sir, si mother, sir. Ayan, bali po, ayan po. Napaka-supportive po ni madam. Mother niya po. Good morning po. Ayan po, ito po yung surroundings niya, oh. May mga puno-puno po, pero hindi niya iniinda. Bali, ito nga po yung kanya. Ayan po siyang... Oy. Ayan, oh. Ayan, Taiwan. Ay, Taiwan. Ah, Ex Machina. Ayan, bababa po tayo. Ayan mga kalapasin, may secret way po pala ito. Bali, dito po yung breeding pen niya. At saan nandito po yung mga ibon niya. Ayun, secret po pala yung daan niya. Pauna po tayo mga kalapatids. Ito po, may mga nakasalang siya mga kalapatids. Sir, bali, ano po yung mga linya ng mga hawak niyo dito, sir? Bali, yung mga ginagamit natin pang base dito, sir. Yung mga Japan Campus. Yung mga Japan Campus na, sir, nagmula doon sa late San Roque Lock sa kaibigan natin si Luis Sierra. So yung mga naging foundation namin dito. Tapos nag-extend na lang kami ng mga line ni paring Jeff Jefferson, kilala po. Yung naging combine ko sa BOTC. Oh, yan. Yung nung bike na kumpare. Oh, isang malupit na fancier din po yung mga kalapatids. Tapos nag-combine silang dalawa, paano nyo pa silang tatalunin mga kalapatids? Bali, yung pong campus na naging baseline nyo, sir, ano pong na-produce sa inyo? Bali, yung unang gamit ko sa kanya, sir, produce siya ng Tacloban lap winner. Ay, lap winner. Finisher. Pero ano po yun, matinog lap winner ng PCRL South 2017-2018 season. Multiple pooling at side-bet winner din po sa tatlong club noon. Ayun po pala mga kalapatids. Sir, yung mga yung 7th overall mo ng Battle of the Champion, pwede ba natin makita? Nakasalang po yata. Hindi po. Bali, nasa istakan po pala. Ayan mga kalapatids, oh. Napakagandang ibon. Ano po, BOTC po yung string niya. 21. Release natin. Sir, okay na yan. 448. Ayan, 448. Bali, 7th overall nga po siya. Di ba nag-lap winner yan, sir? Hindi, sir. Ano lang siya, consistent na lipad lang. Bali, anong bloodline yan, sir? Bali, ito, sir, ang bloodline niya is Japan Campus. Cross siya nung Hookman cross Wana. Si Wana po, first overall champion nila Mark Ignacio at Leo Villanueva. Ah, yun. Kasi pamangkin ko po kasi si Mark sa asawa niya. Tapos, binigyan po ako ng isang anak ng champion. Ah, bali siya po yan yung kanya. Siya po yung tatay nito. Okay. Bali sir, yung ibon na yan, nakakross doon sa foundation nyo. Oh. Bali sa empty sir, pang ilan po siya? Bali hindi siya naka-entry ng empty sir. BOTC lang siya naka-entry. Ah, hindi siya naka-double ban, no? Kasi yung mga empty natin sir ay may separadong ring. Oo. Oh. Yung BOTC. Mm. Yung mga empty kasi natin sir, makakombine sila ng AHA makarto. Ah, hindi. Okay sir. Kasi yung mga iba sir kasi naka-double band sila ng BOTC. Kaya akala ko naka-double band din siya. Bali, ilan ang sinakay mong last lap sir? Sa nakasama niya mga yan? Bali, apat na pitong BOTC sir. Ilan po yung napuwi niyo sir? Nakapagpauwi tayo ng apat sir sa lahat yung apat, complete career. Live po lahat, no? Bali, yan sir, anong speed niya sa Allen? Alam ko sir, 1-1-0 na tayo ng speed niya. Ayan mga kalapatids, napakabilis na ibon. Hindi mo yata buwaba ng 1,000 yung ibon na yan. Bali, pwede po bang makita yung pre-arrange niyan sir? Okay. Bali, yung pre-arrange na po. Nandiyan po ba o... Bali, ito yung... Kakpulato. Ayun sir.
Ito mga nandito? Henter. Tapos ito po yung cock. Malaki lang na ibon. Kala ko cock po yun eh. Hen lang po. Hen po pala yun. Ito yung isang ito yung nanay niya. Isa sa Japan Campus na mga foundation namin din. Ang ganda po ng mata no. Ayan o. Napakalagi pong hen yan eh sir. Malaking hen ka. Bali yan sir. Luilipad sa'yo. Lagi naman, breed for stock talaga. Tapos kung inaos mo dun sa kalaki po yung hen na yan, no? Nabigla nga ako, kaya akala nga po cock tong section na to. Ayan po yung anak ni Wana. Ayan po mga kalapatids. Ito pala yung cock. Pakes pala siya lang blue bar mga kalapatids. Bali sir, ilan taong ka na nag-iibon? Kailan ka nag-start pala nag-iibon? Bali, nag-start ako kumarera sir 2010 dito sa Bamban, alam ng VIP. First time kong lumaro stag category, nakapag third over ako yung champion ko tayo. Tapos nag-stop po ako kasi mag-aaral ako. Bumalik po ako 2013. Apo. Doon po ako nag-start ay 2013 or 2014 po, doon ako nag-start na mag-focus sa laro. Bali, ano yung mga, sa mga achievement mo sir, ano yung pinaka greatest achievement mo? Yung most memorable achievement mo? Yung ano sir, yung nakapag overall champion tayo nung South 2020-2021. Bali, nakapag-deliver tayo ng Tacbalogan. Ngayon, medyo mahirap po yung ano na eh, yung mga lapin niya eh. After ng Sorsogon is Tacbalogan na. Okay. Kaya medyo masaya kami nun. Saka yung, bali yung overall champion po namin na ibon na yun is breed ni Paring Jeff. Yung ibon na yun, pinanalo ko dito sa Lope. Pagkatapos po niyang manalo, is binalik ko po sa kanya. Ah, ganun ba sir? Sa kanya po ngayon sa breeding station. Okay. Doon ba- namin siya ginagamit pang breed. Bali sir, ano naman ang masasabi mo sa mga newbie gustong pumasok sa lakangan natin? Sa mga newbie po na katulad ko, katulad nyo, nung panahon kasi na newbie kami, totoo, mahirap pa kumanap ng magagandang pundasyon. Oo. Dahil limited pa yung mga access noon. Ngayon po, basta pumili lang kayo ng kukuhanan yung breeder, kilalang breeder. Tapos, hindi, yun po yung sinasabi namin madalas. Hindi ko mo nakakuha kayo sa amin o kila Kuya Derek na mga champion bunch. Multi-champion na kayo. Tama po yun, sir. Marami pong process, maraming pagtumago, tiyagaan. Basta focus lang kayo. Nakukuha nyo rin yung tagumpay. Mayroon kasi mga iba, sir, pag kumuha sa atin ng mga ibon, tapos hindi nila napapalo, akala nila niloloko natin. Huwag nyo pong sisisihin yung pinagkuhanan nyo. Ang pinaka the best po doon is tignan nyo po yung ginagawa nyo. Oo, tama. Kung tama ba yung pagkaalaga nyo, tama ba yung sistema nyo. Kasi ang binili lang nila ibon, hindi yung sistema, di ba sir? Tama po. Bali sir, sa breeding, gano'ng kaalaga sa'yo yung breeding sir? Doon po kasi sa breeding, doon nag-uumpisa sa yung sir, bali sa breeding, matagal po bago kami mag-set ng mga ibon. So, one month preparation. Pwede bang malaman, sir, maski konting tips lang, paano ka mag-prepare ng mga breeder? Bali, nag-prepare po kami ng ibon. Una, mag-select muna kami ng gusto namin i-pair. Mas maganda po kasi yung pag-pair na gusto namin, yung hindi sila lumalayo sa pamilya nila. Line breeding. Line breeding mostly sa mga ginagawa namin. Kung mag-outcross naman kami sir, sinusubukan namin yung mga ibang ibon, pero pa rin namin sa mga foundation birds namin dito sa loob. Tapos, una po, magpupugga tayo. Okay. Pagkatapos po natin magpupugga, na next day, papaliko.
Pagkatapos po natin magpaligo, magpa-flashing na po tayo nun. Yung pagpa-flashing po namin is 7 days na pang-upper respiratory. Tapos, pahinga sila ng 2 days ng probiotic ni Sir Ariel. Ariel Tulume po. Baka naman, Boss Ariel. Tapos po, pambansang probiotic. 7 days ulit ng metronidazole pang anti-protozoal at saka cardiac. Opo. Tapos probiotic po ulit. After po ng probiotic, medyo papahinga lang po sila. Tapos babanatan po natin sila ng suka upang may oregano at bawang ni Sir Ariel. Yun. Ayun mga kalapatid, ganun po pala sila mag kondisyon. Ayun, nakapulot na naman kayo ng mga kalapatids ng tips na malupitan. Bali sir, sa kwan naman, sa pag-iibon sir, ano ba mas gusto nyo sir? North ba o south? Kahit ano sir, kahit anong meron na laro, pero mas maganda po yung nagiging lipad natin ngayon sa south. Pero kahit ano naman po eh. Bagay sir. Kung saan tayo makakapaglaro at saan tayo masaya, doon tayo sa... Sir, yun naman sa kwan natin, sir, sa panahon o sa weather. Kung mapipili mo, sir, mas gusto mo ba yung fair weather o yung smashing? Hindi ko masabi, sir, kasi kahit sa fair weather o smashing, talagang kailangan natin magpauwi ng ibon. Pahayas lang, na, sir. Hindi natin makukuha, na, sir. Kaya yung nga po, sir, baka may gusto kayo shoutout o pasalamatan. Shoutout po sa mga tropang BHA Bamban. Shoutout din sa kumpare ko at combine ko, parin Jefferson Gilala. Shoutout ka rin po sa kaibigan natin, Kuya Ariel Sigat. Wala may probiot. Ayan mga kalapatids, bali yan nga po, ang champion fancier ng Bamban na walang iba kundi si Sir Glenn Kuha. Okay sir, maraming salamat po. Napunlakan niyo po kami dito sa loft niyo sir at napakita niyo yung mga malupitang ibon niyo sir. Okay mga kalapatids. Yung nga mga kalapatids at tapos na tayo nag loft visit dito to kay Limitless Loft aka Glenn Kuha. At nakita po natin yung mga malupitan niyang ibon. Yung mga kalapatid, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe, like, and share Briarlock Official and hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video. Okay mga kalapatid, bye! I can fly.